Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Ang dagat ng Leyte ay kilalang tahimik, ngunit may mga kwentong bumabalot dito na nagpapauga sa kaluluwa ng sinumang makarinig. Isa sa mga alamat ng bayang ito ay ang tungkol sa mahiwagang krus na naging kapalaran ni Lucio, isang mangingisdang simple at tahimik na namumuhay sa gilid ng dagat. Ngunit ang kanyang buhay ay magbabago dahil sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Lucio ay laging nagpupunta sa dagat tuwing madaling araw. Malamig ang hangin, at ang katahimikan ng umaga ay nagpapakalma sa kanya. Isa itong ritual para sa kanya, ang paglubog ng katawan sa maalat na tubig, ang paghilamos ng hamog mula sa mga alon ng karagatan, at ang pagbabad sa init ng araw. Isang umaga, habang siya'y naliligo sa pampang ng dagat, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Sa malayo, may isang bagay na kumikislap sa ibabaw ng tubig. Hindi ito karaniwan dahil madalas ay pawang mga alon lamang ang naglalaro sa liwanag ng araw. Pansin ni Lucio, tila isang krus na maliit, nangingintab at nakalutang sa ibabaw ng tubig. Agad na nahila ang kanyang pansin, at sinimulan niyang lapitan ito. Sa paglapit niya, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin. Ang kanyang mga paa ay tila binabalot ng maliliit na alon, ngunit sa ilalim ng kanyang mga paa, may pumipintig, isang pakiramdam na parang may bumabalot sa paligid ng kanyang katawan. Hindi ito ordinaryong hangin ng dagat, ito ay malamig na parang mga daliri ng patay na humahawak sa kanyang balat. Ngunit hindi ito nagpatigil kay Lucio. Nang maabot na niya ang lumulutang na krus, inabot niya ito ng kanyang kamay. Sa kanyang pagdampot, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dagat na kanina'y kalmado ay biglang bumilog ng malalakas na alon. Tila ang buong paligid ay gumuhit ng masidhing dilim, at sa isang iglap, bumagsak ang malamig na ulan. Nang tiningnan ni Lucio ang krus sa kanyang kamay, nakita niyang gawa ito sa lumang kahoy, ngunit ang kanyang mga mata'y nahatak sa mga ukit na nasa krus. Malalalim ang mga bakas nito, mga simbolo at letra na hindi niya maintindihan, tila mga sinaunang salita mula sa matandang panahon. Pansin niyang hindi ito pangkaraniwan. Sa ilalim ng liwanag ng kulog, tila kumikislap ito ng bahagyang pula. Sa kanyang pag-uwi, dala ang krus, naramdaman niyang may bumago sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang, parang may mabigat na anino na sumusunod sa kanya, hindi makita ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Nagsimulang sumakit ang kanyang ulo, at isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang boses na hindi kanya. Hawak mo na ang kapangyarihan, ngunit hindi ito libre. Agad siyang kinabahan. Sino ang nagsasalita? Anong kapangyarihan ang tinutukoy? Ngunit wala nang oras para sa mga tanong. Nang pumasok siya sa kanilang kubo, bigla niyang narinig ang sigaw ng kanyang asawa mula sa loob ng bahay. May kakaiba sa iyo, Lucio. Nagmadali siyang pumasok, at sa harap ng salamin, napansin niya ang hindi kapanipaniwala. Ang kanyang mga mata, na dati kayumanggi, ay naging itim na parang walang kaluluwa. May malamig na liwanag na lumalabas mula sa kanyang dibdib, at mula doon, natutunaw ang liwanag patungo sa krus na nasa kanyang kamay. Ang krus na lumulutang sa dagat ay hindi simpleng piraso ng kahoy. Isa itong anteng-anteng, at si Lucio, ang nakatadhanang tagapagmana. Ngunit kapalit ng kapangyarihan nito ay ang unti-unting pagkakabusol ng kanyang kaluluwa. Ang boses sa kanyang isipan ay nagiging mas malakas, na tila hinihila siya palayo sa kanyang pagkatao. Matapos makuha ni Lucio ang misteryosong anteng-anteng na krus mula sa dagat,
unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan at paligid. Ang krus ay hindi basta-bastang bagay, ito ay may kapangyarihan na higit pa sa kanyang imahinasyon, ngunit dala nito ang bigat ng isang sumpa. At ngayon, sa Leyte, may mas malaking panganib na bumabalot sa dilim ng gabi, ang mga aswang na matagal nang nagpapalaganap ng takot sa bayan. Isang gabi, habang si Lucio ay naglalakad pauwi mula sa pag-iigib, ramdam niya ang kakaibang presensya na sumusunod sa kanya. Hindi ito hangin ng dagat, hindi rin ang tunog ng mga halakhak ng kanyang mga kapitbahay. Tahimik ang paligid, at ang dilim ng gabi ay tila nagkukubli ng anino ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Nang makarating siya sa kalsadang walang katao-tao, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Narinig niya ang pagaspas ng malalaking pakpak sa itaas. Tumigil siya at tumingin sa langit. Sa kalangitang nababalot ng itim na ulap, may isang nilalang na lumilipad, isang manananggal. Ang kalahating katawan ng isang babae, may pakpak ng paniki, at mga mata na pulang-pula sa gutom. Sa sandaling iyon, alam ni Lucio na siya ang hinahanap ng halimaw. Habang naglalakad, ang krus sa kanyang bulsa ay biglang nagbigay ng init. Para bang tinatawag siya ng kapangyarihan nito. Kinuha niya ito, at nang kanyang ilapit sa kanyang dibdib, agad siyang binalot ng kakaibang lakas. Ang kanyang katawan, na dati parang napupuno ng takot, ay biglang nakaramdam ng tapang nang hindi maipaliwanag na determinasyon. Ang kanyang mga mata'y tila nagiging malinaw, at bawat tunog ng paligid ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Sa isang iglap, bumaba mula sa ere ang manananggal, tina-target si Lucio. Sa bilis ng galaw nito, wala nang oras para magdalawang isip. Itinaas ni Lucio ang krus sa harap niya, at parang kidlat na tumama sa lupa ang liwanag na nagmula rito. Ang manananggal ay napaatras, umaatungal ng matinis na ingay, nasasaktan ng liwanag na iyon. Ngunit hindi basta-basta atres ang nilalang. Lumipad ito palayo, ngunit naririnig ni Lucio ang mga malalim na boses sa kanyang isipan. May darating pang mas malalakas, bulong ng mga ito. Hindi lamang isa, kundi marami pang aswang ang gumagala sa paligid ng kanilang bayan. Ilang araw ang lumipas, unti-unting lumalabas ang mga kwento ng pagkawala ng mga alagang hayop, at maging ng ilang tao. Ang mga matatanda sa bayan ay nagsimula ng mag-usal ng mga dasal at magsindi ng mga kandila sa kanilang mga bahay. Alam nila, ang mga aswang ay nagsisimula ng maging mas agresibo, tila naaakit sa kakaibang enerhiya na nadala ni Lucio mula sa dagat. Isang gabi, habang si Lucio ay nasa kanilang kubo, narinig niya ang kakaibang tunog mula sa labas, parang isang mabagal na yabag, ngunit hindi ito pangkaraniwan. May mabigat na amoy ng dugo sa hangin, at ang mga aso sa labas ay nagsimula ng tahula ng dilim. Lumabas si Lucio, dala ang kanyang krus. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang tik-tik, isang aswang na kilala sa pagiging mabilis at mapanlinlang. Ang anyo nito ay parang isang malaking ibon, ngunit ang mukha nito ay tao, malalim ang mga mata, at ang bibig nito ay puno ng matutulis na ngipin. Ang tik-tik ay mabilis na lumapit kay Lucio, ngunit nang iabot niya ang krus sa hangin, biglang tumigil ang nilalang. Parang natutunaw ang balat nito sa liwanag ng krus. Pero sa halip na umatras, biglang dumilim ang paligid. Tumawag ang tik-tik ng mas marami pang kasama, mga nilalang na sa unang tingin ay hindi makikita ng karaniwang mata. Lahat ng ito ay sabay-sabay na sumugod kay Lucio. Pero sa bawat hampas ng krus, isang halimaw ang nabubur sa liwanag. Ang katawan ni Lucio ay tila nagiging mas maliksi, mas matatag. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kalansing ng mga sinaunang dasal, mga bulong mula sa krus na parang nagbibigay ng mga tagubilin sa kanya. Hanggang sa natira na lang ang tik-tik, nagngingit-ngit, sugatan, ngunit determinado pa ring labanan si Lucio. Sa huling pagkakataon, lumipad ito ng mabilis papunta sa kanya. Ngunit bago pa ito makalapit, itinapat ni Lucio ang krus sa kanyang sarili, at isang matinding liwanag ang bumalot sa buong paligid. Tumigil ang lahat ng tunog. Ang tik-tik ay sumigaw ng isang malakas na hiyaw, at sa isang iglap, naglaho ito sa hangin. Habol ni Lucio ang kanyang hininga. Tumigil ang mga alon ng gabi, bumalik sa dati ang paligid. Ngunit alam niyang hindi iyon ang huling pagkakataon.
Ang mga aswang ay patuloy na maghahanap ng paraan upang kunin ang kapangyarihang dala ng krus. Si Lucio ay naging isang tagapagligtas ng kanilang bayan, ngunit kasabay ng kapangyarihang ito ay ang mas mabigat na responsibilidad. Sa likod ng bawat gabi, may aninong nagmamatsyag. Ang krus sa kanyang mga kamay ay hindi lamang proteksyon, ito rin ang susi sa kanyang laban sa mga puwersa ng kadiliman na pilit siyang pinababagsak. Pagkatapos ng unang laban ni Lucio laban sa mga aswang, unti-unti niyang nararamdaman ang mabigat na tungkuling dala ng krus na nakuha niya mula sa dagat. Sa mga araw na lumipas, bumalik ang katahimikan sa kanilang bayan, ngunit hindi pa rin natitinag ang bigat na bumabalot sa paligid. Sa likod ng mga mahahabang anino sa gabi, alam ni Lucio na may mas malalim na lihim na kailangan niyang matuklasan. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng kabukiran, nakatanggap si Lucio ng bisita, si Lola Nena, ang pinakamay edad na babae sa kanilang bayan, na kilala sa kanyang mga kwento at kababalaghan. Kumatok siya sa bahay ni Lucio, dala ang mga lumang aklat at isang mesensi ng mukha na tila ba matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Lucio, alam kong nararamdaman mo na. Ang krus na yan, hindi simpleng bagay na nakuha mo sa dagat. May mas malalim na lihim ang anteng-anteng na yan, wika ni Lola Nena habang binubuksan ang isang lumang aklat na tila yari pa mula sa sinaunang panahon. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lola? Tanong ni Lucio habang pilit niyang tinatandaan ang mga pangyayari. Alam niya na kakaiba ang krus, pero hindi niya lubos maisip kung bakit tila sinusundan siya ng mga halimaw mula nang makuha niya ito. Pinakita ni Lola Nena ang isang pahina ng libro. Naroon ang mga iginuhit na imahe ng isang krus, katulad ng hawak ni Lucio. Ito ang krus ng mga alamat, isang sinaunang anteng-anteng na itinapon sa dagat ng mga ninuno upang itago ito mula sa mga nilalang ng dilim. Ang mga aswang, mga mangkukulam, at mga nilalang mula sa ilalim ng lupa ay matagal nang naghahanap nito, dahil ito ang tanging bagay na may kapangyarihan upang labanan sila. Lumamig ang katawan ni Lucio habang nakikinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit may parte sa kanya na alam niyang totoo ito. Mula nang makuha niya ang krus, tila nagising ang mundo ng mga nilalang ng dilim. Pero bakit ako, Lola? Bakit ako ang napili? Tanong ni Lucio, hindi makeably ang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ikaw ang pumili ng krus, Lucio. Ang krus ang pumili sa iyo. Ngunit, may kapalit ang kapangyarihan nito. Ang sinumang humawak sa krus ay nakatali sa sumpa ng pakikibaka sa mga nilalang ng gabi hanggang sa kanyang huling hininga. Nangingilid ang pawis sa noo ni Lucio, ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang ito ang kanyang tadhana. Wala nang atrasan. Habang inabot ni Lola Nena ang isang piraso ng papel na may mga sinaunang dasal, biglang narinig ni Lucio ang isang malalim na alingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Tik-tik, narito sila, bulong ni Lola Nena. Alam na nila na narito ka. Sa labas ng bahay, bumalik ang malalamig na ihip ng hangin. Nasa ere ang mabigat na presensya ng mga nilalang na matagal nang nag-aabang. Sa kabila ng mga sanga ng punong kahoy at mga bubong ng bahay, nakita ni Lucio ang mga anino ng naglalakihang nilalang. Hindi lamang ito basta mga aswang, ang kanilang mga katawan ay mas malalaki, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng pulang liwanag. Hindi ito ang mga karaniwang halimaw na kanyang hinarap. Ito ang mga sigbin, mga halimaw na kayang maglaho sa dilim at sumalakay ng hindi nararamdaman. Sila ay mga pinakamatatalas na mandirigma ng kadiliman. Agad na inabot ni Lucio ang kanyang krus. Ang malamig na boses sa kanyang isipan ay nagsimulang bumalik. Handa ka na bang harapin ang tunay na laban, Lucio? Tanong ng boses sa kanyang isip, tila nang aakit at nagbabanta. Walang panahon para mag-isip. Mula sa madilim na kagubatan, sumugod ang isang sigbin, mabilis at parang anino. Ngunit sa sandaling lumapit ito, itinaas ni Lucio ang kanyang krus at biglang sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag. Napaatras ang halimaw, ngunit hindi ito umuurong. Isa-isa, sumulpot ang mga kasama nito, anim na nilalang ang bumalot sa kanilang paligid. Nang bumuga ang liwanag mula sa krus, nakita ni Lucio ang totoong anyo ng mga sigbin, matitipuno ang kanilang katawan, may mga mahahabang kamay na tila kayang abutin ang kahit ano, at mga mukha na parang hinugot mula sa pinakamasamang bangungot.
Sa gitna ng mga ito, may isang leader na mas matindi ang presensya. Nasa kamay mo ang kapangyarihan, Lucio, ngunit kailangan mong gamitin ito ng tama, sabi ni Lola Nena, na tila hinuhulaan ang kanyang bawat galaw. Isang masidhing laban ang sumiklab sa pagitan ni Lucio at ng mga halimaw. Mabilis ang galaw ng mga sigbin, ngunit sa bawat hampas ng krus, naglalabas ito ng liwanag na tila apoy na sumusunog sa kanilang mga balat. Ngunit kahit ganun, tila hindi sila nagtatapos. Bumabalik sila, mas malakas, mas mabangis. Sa gitna ng kaguluhan, ang leader ng mga sigbin ay sumalakay kay Lucio, at sa isang iglap, halos bumagsak siya sa lakas ng tama. Halos bumigay na ang kanyang mga tuhod, ngunit sa kabila ng sakit at takot, tumayo si Lucio, hinigpitan ang pagkakahawak sa krus. Hindi ako susuko, sigaw ni Lucio, at mula sa kanyang krus, isang matinding liwanag ang sumiklab, bumalot sa buong kagubatan. Ang mga halimaw ay nagsimulang magliyab sa liwanag, at isa-isang bumagsak sa lupa, natutunaw sa apoy ng krus. Sa huling sandali, naglaho ang mga sigbin, naiwan si Lucio na hingal, nakatayo sa gitna ng mga abo ng kanyang mga kalaban. Ang krus ay nagliliyab pa rin, ngunit ngayon ay mas matindi ang liwanag. Huwag mong kalimutan, Lucio, sabi ni Lola Nena, hindi pa ito ang katapusan. Ang krus ay magdadala ng mas malalaking kalaban. At darating ang araw na haharapin mo ang pinakamatindi sa lahat. Sa gabing iyon, alam ni Lucio na hindi na siya basta mangingisda lamang. Siya ang magiging tagapagligtas ng kanilang bayan, ngunit ang laban niya ay hindi matatapos hanggat may buhay siya. Matapos ang laban ni Lucio sa mga sigbin, nanimbalik pansamantala ang katahimikan sa kanilang bayan. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, alam ni Lucio na ang kanyang kalaban ay hindi pa tapos. Ang mga halimaw ng kadiliman ay hindi madaling sumusuko, at mas nararamdaman niya ngayon ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang anteng-anteng. Ang krus na kanyang nakuha mula sa dagat ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, kundi ng sumpa ng walang katapusang pakikipaglaban. Isang gabi, habang natutulog si Lucio, nagising siya sa tunog ng isang malalim na bulong. Sa una ay inakala niyang isa lamang itong panaginip, ngunit nang tumingin siya sa kanyang paligid, nakita niya ang mga anino sa pader na tila gumagalaw. Ang mga ito ay hindi karaniwang anino, masyadong buhay, masyadong tunay. Naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat, ngunit walang hangin sa labas. Lucio, Lucio, isang matinis na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa dilim. Agad siyang bumangon, kinuha ang kanyang krus, at itinaas ito upang makapagbigay ng liwanag. Sa kislap ng kanyang anteng-anteng, nakita niya ang isang anyo sa kanyang harapan, isang babae na may mahahabang buhok, puting damit, at mga mata na walang buhay. Siya ay isang balbal, sabi ni Lola Nena mula sa likod ng kanyang isip, isang uri ng halimaw na kumakain ng laman ng patay. Ang mga nilalang na ito ay naglalakbay mula sa ilalim ng lupa, umaakyat sa ibabaw tuwing gabi upang maghanap ng mga katawan o kaluluwang pwede nilang dalhin sa kanilang madilim na mundo. Nakatayo ang balbal sa gitna ng kanyang silid, titig na titig kay Lucio. Ibalik mo ang krus, Lucio. Hindi ito para sa'yo, wika ng halimaw sa isang boses na malamig at puno ng kasinungalingan. Alam ni Lucio na ang mga nilalang na ito ay mahuhusay sa pandaraya. Niloloko nila ang kanilang mga biktima, pinapaniwala silang sila'y maligtas kung ibibigay lamang ang hinihiling. Pero alam din niya na oras na maibigay niya ang krus, wala nang anumang makapipigil sa mga aswang na pumasok sa kanilang bayan. Huwag kang magpadala sa takot, sabi ng boses sa kanyang isipan. Hawakan mong mahigpit ang krus, Lucio. Ang kapangyarihan nito ay hindi basta-basta maaaring agawin. Sa isang mabilis na galaw, sumugod ang balbal kay Lucio, ngunit mabilis niyang itinaas ang kanyang krus at biglang nagliwanag ang buong silid. Napasigaw ng malakas ang nilalang, huminto sa pag-atake, at nagsimulang umurong palayo. Ang ilaw mula sa krus ay parang apoy na sumusunog sa balat ng halimaw. Ngunit hindi ito tuluyang bumagsak. Tatawagan ko sila, bulong ng balbal, at sa isang iglap, naglaho ito sa dilim ng gabi. Kinabukasan, nagsimula ng bumalot sa buong bayan ang kakaibang takot.
Ang mga hayop ay biglang nawawala, at may mga kwento ng mga tao sa kalapit na baryo na nakikita ang mga anino ng mga halimaw sa kanilang bakuran tuwing gabi. Lalo pang naramdaman ni Lucio na papalapit na ang mas malaking panganib. Lumapit muli si Lola Nena kay Lucio, dala ang isang misensi ng babala. Lucio, kailangan mong malaman ang buong kasaysayan ng krus na iyong hawak. Hindi ito basta anteng-anteng lamang. Ito ay isang susi. Susi saan, Lola? Tanong ni Lucio habang mahigpit niyang hinahawakan ang krus na tila mas bumibigat sa bawat araw. Susi ito sa dalawang mundo, ang mundo ng liwanag at mundo ng dilim. Sa oras na nakuha mo ito, ikaw na ang tagapagbantay. Pero hindi lahat ng tagapagbantay ay nagwawagi. Laking gulat ni Lucio sa narinig. Ibig sabihin ba nito na may mga nauna sa kanya na naging tagapagbantay, at sila'y nabigo? Ano ang mangyayari kung hindi ko matalo ang mga halimaw? Tanong niya, ramdam ang bigat ng kanyang kapalaran. Kapag nabigo ka, Lucio, babukas ang pintuan ng dilim. At lahat ng halimaw, lahat ng nilalang mula sa ilalim, ay aahon. Wala nang makakapigil sa kanila, sagot ni Lola Nena na may lungkot sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza ng bayan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ng lahat ang kaba sa hangin. Tumayo si Lucio sa gitna ng madilim na gabi, hawak ang kanyang krus na ngayon ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Alam niyang darating ang mga halimaw. Alam niyang ito na ang huling laban. Biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa dilim ng kagubatan, naglabasan ang mga nilalang, mga aswang, balbal, at iba pang nilalang na hindi na kayang pangalanan ni Lucio. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit at gutom, ang kanilang mga ngipin ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sila ay nagmamasid, naghihintay sa tamang pagkakataon upang sumalakay. Sa hudyat ng isang matinis na hiyaw, biglang sumugod ang mga halimaw. Isa-isang tumama ang mga ito sa hangin, mabilis at walang awa. Ngunit si Lucio ay nakahanda. Sa bawat hampas ng kanyang krus, naglalabas ito ng liwanag na pumipigil sa kanilang paglapit. Ngunit habang tumatagal ang laban, nararamdaman ni Lucio ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Parang ang bawat ilaw na inilalabas ng krus ay nagbabawas ng kanyang lakas. Napansin din niya na mas mabilis bumalik ang mga halimaw kaysa dati, parang sila ay nabubuhay sa takot na dala ng bayan. Hanggang sa dumating ang isang napakalaking nilalang, mas malaki at mas malupit kaysa sa mga sigbin. Isang aswang na may katawan ng isang tao, ngunit may pakpak ng isang dambuhalang ibon. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng gabi, at ang kanyang ngipin ay tila bakal na kayang baliin ang anumang bagay. Ito ang lider ng lahat ng halimaw, si Milgoth, ang pinakamatinding nilalang ng dilim. Naglakad ito papunta kay Lucio, walang takot, walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, hinawakan ni Milgoth ang krus ni Lucio, ngunit sa halip na masunog, ngumiti ang halimaw. Matagal ko nang inaasahan ito, Lucio. Ang kapangyarihan ng krus ay hindi sapat upang talunin ako. Ngunit kaya kitang gawing alipin ng dilim. Nagulat si Lucio. Paano kaya natitiis ng halimaw ang liwanag ng krus? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lucio ang isang bagay. Ang krus ay hindi lamang isang armas laban sa dilim, kundi isang ugnayan ng lakas at pananampalataya. Ang kapangyarihan nito ay hindi lamang nagmumula sa liwanag nito, kundi sa tiwala ng taong may hawak nito. Tumindig si Lucio, at sa kanyang huling lakas, itinapat ang krus sa kanyang dibdib at sinabi, "Hindi ako alipin ng dilim." Mula sa kanyang puso, isang matinding liwanag ang sumiklab, hindi lamang mula sa krus, kundi mula kay Lucio mismo. Ang lahat ng halimaw ay nabulag sa liwanag na iyon, at sa isang iglap, naglaho si Milgoth, kasama ang kanyang hukbo ng mga nilalang ng di. Matapos ang masalimuot na labanan kay Milgoth at ang kanyang hukbo ng mga nilalang, bumalik sa katahimikan ang buong bayan. Pero sa loob ni Lucio, ramdam niya ang isang kakaibang pagbabago. Habang hawak ang kanyang anteng-anteng na krus, mas tumitindi ang koneksyon niya rito, at sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang mga nilalang ng dilim ay babalik, at ngayong alam na nila ang kanyang lakas, mas magiging malupit ang kanilang mga susunod na pag-atake.
Isang gabi, habang naglalakad si Lucio sa tabi ng dagat, bumalik ang alaala ng araw na nakuha niya ang krus. Muling sumagi sa isip niya ang kakaibang pakiramdam ng malamig na tubig at ang krus na lumulutang sa gitna ng dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, may nararamdaman siyang kakaiba, parang may tinig na tumatawag sa kanya mula sa ilalim ng dagat. Habang patuloy na naglalakad si Lucio, biglang sumulpot mula sa tubig ang isang matandang lalaki, basang-basa at tila hapong-hapo. Agad na tumakbo si Lucio upang tulungan ito, ngunit nang makalapit siya, napansin niya ang kakaibang anyo ng lalaki. Ang kanyang balat ay parang nalulusaw, at ang kanyang mga mata ay parang wala ng buhay. "Lucio, bulong ng matanda, huwag mong tuluyang gamitin ang krus. Ito'y may sumpa." Nagulat si Lucio sa narinig. "Ano ang ibig mong sabihin? Bakit ako pinili ng krus?" tanong niya, pero ang matanda ay huminto sa pagsasalita, tila nag-aagaw buhay. "Ang sumpa ng krus ay dugo. Ang bawat tagapagbantay nito ay ibinubuwis ang kanyang kaluluwa sa bawat halimaw na kanyang pinapatay. Sa bawat laban, nagiging mas malapit ka sa kadiliman." Hindi makapaniwala si Lucio. Paano maaaring maging sumpa ang kapangyarihang nagligtas sa kanilang bayan? Ngunit habang iniisip niya ang sinabi ng matanda, nagsimulang tumagos ang mga alalahanin sa kanyang isip, tama ba ang ginagawa niya? Ang bawat nilalang na kanyang nilalabanan, ang bawat sigaw na kanyang naririnig tuwing gabi, unti-unti bang kinukuha ng krus ang kanyang pagkatao? Biglang naglaho ang matanda, parang bula sa hangin, at naiwan si Lucio na nag-iisa sa gitna ng dalampasigan. Ang kanyang puso ay puno ng tanong at takot. Hindi niya alam kung sino o ano ang pinagkakatiwalaan. Kinabukasan, isang mas matinding banta ang dumating. Nagkaroon ng balita mula sa kalapit na baryo na may mga taong nawawala, at ang kanilang mga katawan ay natagpuan sa gubat, wala ng buhay at nagmistulang tuyot na mga bangkay. Isa itong uri ng halimaw na hindi pa nakakaharap ni Lucio, ang tiyanak, isang nilalang na ginagamit ang anyo ng isang sanggol upang mag-akit ng mga biktima, at pagkatapos ay sisipsipin ang kanilang dugo hanggang sa huling patak. Sa gabing iyon, narinig ni Lucio ang maliliit na iyak ng sanggol sa labas ng kanyang bahay. Alam niyang ito ay bitag, pero kailangan niyang harapin ito. Hinanda niya ang kanyang anteng-anteng na krus at lumabas sa madilim na kagubatan. Sa bawat hakbang, lumalakas ang iyak ng sanggol, ngunit kasabay nito ang mas matinding presensya ng dilim sa paligid. Parang ang buong gubat ay sumasalubong sa kanya, umaakit na siya'y pumasok ng mas malalim. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang sanggol na umiiyak, nakaupo sa gitna ng mga ugat ng puno. Agad na lumapit si Lucio, ngunit sa sandaling itinaas niya ang krus, biglang nagbago ang anyo ng sanggol. Lumaki ito, naging isang nakakatakot na halimaw na may matatalim na ngipin at mata na nagliliyab ng dugo. "Napakabagal mong makarating, Lucio," sabi ng tiyanak, ang boses nito ay matinis at puno ng galit. "Matagal ka nang hinahanap ng mga kagaya ko, at ngayon, ikaw na ang susunod na biktima." Sumugod ang tiyanak kay Lucio, mabilis at puno ng pangil. Agad niyang itinaas ang kanyang krus, at mula rito'y naglabas ng maliwanag na liwanag, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad nasunog ang halimaw. Bagkus, parang mas lumalakas pa ito habang pinapalapit ang kanyang sarili sa liwanag. Naramdaman ni Lucio ang malamig na hangin na sumasalubong sa kanya, at biglang naalala niya ang babala ng matanda. Bawat halimaw na kanyang pinapatay, mas lumalapit siya sa kadiliman. Pero wala siyang ibang pagpipilian, kailangan niyang iligtas ang kanilang bayan. Sa huling sandali, ibinuhos ni Lucio ang lahat ng lakas sa kanyang krus, at isang matinding pagsiklab ng liwanag ang bumalot sa buong gubat. Narinig niya ang sigaw ng tiyanak habang ito'y unti-unting nasusunog sa apoy ng kanyang anteng-anteng. Ngunit kasabay ng sigaw ng halimaw, naramdaman ni Lucio ang kakaibang init na gumagapang sa kanyang katawan, tila may bahaging nawawala sa kanya. Nang mawala ang tiyanak, natagpuan ni Lucio ang kanyang sarili na nakaluhod sa lupa, pagod at tila naubos ang kanyang lakas. Naririnig niya ang tunog ng mga dagendong sa ilalim ng lupa, parang may mas malalim pang kalaban na nag-aabang, mas malakas at mas mapanganib. Alam ni Lucio na hindi na ito ang karaniwang laban.
Ang cruise na nakuha niya mula sa dagat ay may mas malalim na sekreto, isang sumpang nagtatago ng mas malaking kapangyarihan at mas malupit na kapalaran. Ngayon, habang tumatayo siya sa gitna ng kagubatan, alam niyang hindi lamang mga halimaw ang kanyang kalaban, kundi ang mismong dilim na unti-unting bumabalot sa kanyang kaluluwa. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Lucio ang unti-unting pagkahina ng kanyang katawan. Ang kanyang anting-anting na krus, na dati naglalabas ng matinding liwanag, ngayon ay tila nawawalan na ng kapangyarihan. Parang ang mismong enerhiyang nagbibigay sa kanya ng lakas ay hinihigop ng mga halimaw na kanyang nilalabanan. Ngunit hindi niya kayang sumuko. Ang bayan ng Leyte ay umaasa sa kanya at sa krus. Isang gabi, matapos ang masalimuot na pakikipaglaban sa tiyanak, naramdaman ni Lucio ang kakaibang pagbigat ng hangin. Hindi ito ang karaniwang lamig ng gabi, kundi isang presensyang mas malalim at mas nakakikilabot. Sa bawat hakbang niya, parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Naririnig niya ang mga bulong ng mga espiritu, ang mga kaluluwa ng mga naunang tagapagbantay na nabigo sa kanilang tungkulin. Lucio, isang malamig na tinig ang umalingaungaw sa hangin. Tumigil si Lucio sa kanyang paglalakad at nilingon ang paligid. Nakita niyang bamuka ang lupa sa harap niya, at mula rito'y lumitaw ang isang nilalang na mas malaki, mas malupit kaysa sa anumang aswang o sigbin na kanyang nakaharap. Isang nilalang na may mga pakpak, matalim na mga kuko, at mga mata na parang naglalagablab ng apoy, si Malagim, ang hari ng mga halimaw. Nagbabalik ka, Lucio, sabi ni Malagim, ang kanyang boses ay parang alingaungaw sa ilalim ng lupa. Alam mo na ba ang buong katotohanan sa likod ng krus na iyon? Ngunit bago makasagot si Lucio, muling sumiklab ang alaala ng araw na nakuha niya ang krus sa dagat. Iyon ay isang araw na hindi niya makakalimutan. Naliligo siya noon sa malalim na parte ng dagat, nang biglang lumutang sa harapan niya ang isang maliit na krus na yari sa ginto, nakalutang na parang hinahabol ng hangin. Sa oras na hinawakan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang init, ang lakas na damaloy sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya lubos maisip kung paano at bakit siya pinili ng krus. Ngayon, sa harap ng pinakamalupit na kalaban, napagtanto ni Lucio na may mas malalim pang sekreto ang krus na kanyang hawak. Sinubukan niyang gamitin ito laban kay Malagim, ngunit sa halip na masaktan, ngumiti ang halimaw. Ang kapangyarihan ng krus ay hindi sapat upang talunin ako, Lucio. Ibinigay ito sa iyo upang subukan ang iyong kakayahan, ngunit hindi mo nauunawaan ang sumpa na kaakibat nito. Ramdam ni Lucio ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit hindi siya nagpatinag. Ano ang sumpa ng krus? Tanong niya, habang nakahanda ang kanyang sarili sa isang napipintong laban. Ang krus ay hindi isang kasangkapan lamang ng liwanag, sagot ni Malagim. Ito ay isang susi, isang pinto na magbubukas sa dalawang mundo. Sa bawat halimaw na iyong pinapatay, lalo mong binubuksan ang pintuan ng kadiliman. At kapag tuluyan ng nabuksan, lahat ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa ay aahon, kasama ako. Napagtanto ni Lucio ang kanyang nagawang pagkakamali. Sa bawat pagkakataong ginamit niya ang krus upang labanan ang mga aswang, hindi niya napansin na unti-unti niyang binubuksan ang isang mas malaking puwersa ng dilim. Ang krus na nakuha niya sa dagat ay hindi isang ordinaryong anting-anting, ito ay isang susi sa kadiliman na sinadyang ibigay sa kanya upang siya ang magdala ng pagkawasak. Huwag kang susuko, Lucio, isang boses ang nagmula sa likuran niya. Si Lola Nena, ang matandang tagapayo ni Lucio, ay biglang lumitaw mula sa dilim. May paraan upang talunin si Malagim, ngunit hindi ito sa paggamit ng krus. Kailangan mong harapin siya ng walang takot, gamit ang lakas ng iyong sariling pagkatao. Napalunok si Lucio, paano niya malalabanan ang isang nilalang na mas malaki at mas malakas kaysa sa lahat ng kanyang nakaharap? Ngunit alam niyang tama si Lola Nena. Ang krus, sa kabila ng lakas na dulot nito, ay may kapalit, at iyon ay ang kanyang kaluluwa. Humakbang si Lucio papalapit kay Malagim, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Binitawan niya ang kanyang krus, at sa sandaling bumagsak ito sa lupa, naramdaman niya ang muling pagbabalik ng kanyang tunay na lakas.
Hindi ito kapangyarihang galing sa isang bagay o anteng-anteng, kundi mula sa kanyang sarili, ang tapang ng kanyang puso. Hindi ako magiging alipin ng dilim, matapang na sabi ni Lucio. Hindi ako ang susi sa iyong pagkawasak, Malagim. Nagngalit ang mga ngipi ni Malagim, ngunit bago pa siya makalapit kay Lucio, isang matinding liwanag ang bumalot sa buong paligid. Ang liwanag na iyon ay hindi galing sa krus, kundi mula sa langit, tila may kapangyarihang bumaba upang iligtas si Lucio. Sumigaw si Malagim ng malakas, at bago pa siya tuluyang matalo, naglaho siya sa gitna ng apoy at liwanag. Nang maglaho ang lahat ng dilim, naiwan si Lucio na nakatayo sa gitna ng kagubatan, pagod ngunit buhay. Hindi niya hawak ang krus, ngunit alam niyang hindi niya na ito kailangan. Ang tunay na lakas ay nasa loob niya, ang tapang, pananampalataya, at ang paniniwala sa liwanag na hindi kailanman kayang sirain ang kadiliman. Mula sa gabi ng kababalaghan at takot, nagbalik si Lucio sa kanilang bayan na may bagong pag-unawa sa kanyang tungkulin, hindi bilang isang tagapagbantay lamang, kundi bilang isang tao na may kakayahang talunin ang anumang halimaw, hindi dahil sa kapangyarihan ng isang bagay, kundi dahil sa kapangyarihan ng puso. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta. Thank you.